Blessed morning, everyone. Welcome once again to our daily morning devotion. I hope and pray as we begin our day with a prayer and learning the Word of God. I believe by faith that the Lord will be with us throughout the day, and most especially, the Holy Spirit will be with us as we continue to trust and believe in the name of our Lord Jesus Christ. So, I hope and pray that lahat po tayo ay handa na para mag-aral sa salita ng Panginoon. So, before we start, let us pray. Heavenly Father, we bless your name, we glorify your name on high, O God. Tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin, bagamat marami kaming mga alalahanin, mga pagsubok sa buhay. Alam po namin, Ama, na ang pangako mo na hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pababayaan. Kaya sa mga oras na ito, patuloy na pagharian mo kami habang kami ay nagpapasakop sa iyong kapangyarihan at iyong kaluwalhatian. Patuloy mong buksan ang aming mga puso't isipan para maintindihan at maunawaan po namin ang iyong mga salita na may kagalakan sa aming puso at may kapayapaan. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng iyong mga ginawa sa aming buhay at iyong gagawin mo pa sa amin. Sa bawat pamilya na nire-represent ng aking mga kapatid, I pray that you will continue to protect us and provide all our needs. Today, as we continue to trust your ways, help us to be the person that you want us to become according to your will and plans in our lives. This is our prayer. In the mighty, sweet, precious, holy name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. So our scripture reading for today will be found in Luke chapter 8, verses 1-8. This Jesus tells the parable of the persistent widow. One day, Jesus told his disciples a story to show that they should always pray and never give up. There was a judge in a certain city, he said, who neither feared God nor cared about people. A widow of that city came to him repeatedly saying, "Give me justice in this dispute with my enemy." The judge ignored her for a while, but finally he said to himself, "I don't fear God or care about people. But this woman is driving me crazy. I'm going to see that she gets justice because she is wearing me out with her constant request." Then the Lord said, "Learn a lesson from this unjust judge. He rendered a just decision in the end. So don't you think God will surely give justice to his chosen people who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will grant justice to them quickly. But when the Son of Man returns, how many will he find on earth who have faith?" This is the word of God. So the title of our message for today is A Persistent Prayer Life. Diba, 2 weeks na po, with the previous 2 weeks, yung una, yung purpose of prayer, napag-aralan natin, then the power of prayer, at ngayon po, the persistent prayer life. So mga kapatid, kumusta naman ang ating prayer life? Are we still be consistent pa rin ba ang ating panalangin, or nandun na kayo sa brink na gusto nyo na pong mag-give up? Or gusto niya nang parang nawawala na kayo ng pag-asa. Pero there is good news for us, mga kapatid, na alam ng Lord na every day of our lives, we encounter different kinds of problems, different kinds of challenges or situations. Alam ni Lord lahat yon. Bawat detalye ng ating buhay, walang lingid sa Kanya. Siguro sa mga oras na ito, nararanasan mo na yung mga matinding pagsubok, or nandun na yung gusto mo na talagang tuluyan na mag-give up. Pero kapatid, alam ng Lord ang iyong dinadaanan sa mga oras na ito.
So let us continue to linger in the presence of God as we study from His Word, and we can apply it every day of our lives. Kagaya ng widow na to, ang widow, before, sabi nga sa Mosaic Law, sila yung mga oppressed, mga marginalized people na nangangailangan talaga ng mga tulong, pero usually, sila ay na-depressed or they were being discriminated economically, they're discriminated politically. So, sometimes, ang kanilang mga pangangailangan ay hindi natutugon dahil nga sa kanilang mga kalagayan. Pero nakita natin dito, sabi nga ni ang Panginoong Hesus Kristo nung tinuturuan niya ang kanyang mga disipulo, hinalintulad niya po ang ating buhay bilang isang Kristiyano na dumadaan sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Hindi man tayo literal na balo o widow, pero sometimes ang character ng isang widow, parang ganun din po tayo, lalong-lalo na pag dumadaan tayo sa mga maraming mga pagsubok sa buhay na akala natin ang bigat-bigat na hindi natin kakayanin. So, ganito rin ang sinabi ng Panginoong Hesus Kristo sa kanyang mga disipulo. Sabi nga niya, you should always pray and never give up. So, dito makita natin how Jesus Christ encouraged the disciples na anuman mangyari sa kanilang mga dinadaanan o tinatahak dito sa mundong ibabaw, patuloy pa rin sila manalangin at huwag mag-give up. Diba? Sabi nga ng kapag isang sundalo ng Panginoon, no retreat, no surrender. Habang nasusugatan, ay lalong lumalaban. Lumalaban sa katwiran, lumalaban sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus Kristo sa ating buhay. So, bakit tayo magkaroon ng persistent prayer life? Ano nga ba yung pagiging persistent? Ito yung sinasabi nila na patuloy na maging matatag tayo. Pag dumating yung mga bagyo sa ating buhay, patuloy tayo maging matatag, patuloy tayo maging malakas. At saan natin huhugutin lahat ng ito? Walang iba kundi ang biyaya, ang habag, at pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay. So, unang-una po, kailangan natin magkaroon tayo ng pagtitiwala at yung patuloy natin na pagiging matatag sa ating pananampalataya. So, kagaya ng widow na ito, sabi nga niya, humihingi siya ng hustisya. Pero dahil ang kanyang judge na kanyang nilapitan ay wala siyang takot sa Diyos. Kaya parang hindi siya kumbaga binabaliwala siya, pero alam ng Panginoon kung ano ang laman ng ating puso. So kagaya ng kanya ang widow na ito, naging persistent siya, naging matatag siya, naging malakas siya dahil alam niya na may paniniwala siya na tutugunin ang judge na ito, ang kanyang suliranin or ang kanyang concern tungkol sa kanyang kaaway. So, dito makita natin sa verse 4, sabi niya, the judge ignored her for a while, but finally he said to himself, I don't fear God or care about people, sabi niya. But, sa verse 5, sabi niya, but this woman is driving me crazy. I'm going to see that she gets justice because she's wearing me out with her constant request. So, nakita natin dito, constant request, ibig sabihin, patuloy na dinudulog ang balo na ito sa West ang kanyang issue tungkol doon sa kanyang kaaway. Hindi siya tumitigil hanggat hindi natutukunan. So, ang pagiging persistent natin, ang pagiging katatagan natin, yung resilient natin, being resilient or katatagan natin, ito yung nagtutulak sa atin na magiging matapang tayo na harapin lahat ng pagsubok sa ating buhay. At kagaya ng balo na ito, hindi siya tumigil na sinasabi niya sa West na to na magkaroon siya ng hustisya. So,
nakita natin sa verse 4 na itong West na ito, wala siyang takot sa Diyos at wala siyang pakialam sa mga tao. At dahil sa pagiging paulit-ulit na hinihingi, nagbalo na ito ang hustisya para sa kanya, nagkaroon siya ng pakiramdam or nagkaroon siya ng willingness para ibigay yung hustisya sa balo na ito. Kaya minsan sinasabi natin sa ating sarili, oo, kami lang yung pinakababa sa lahat ng pinakababa, nandun yung ina-underestimate natin yung ating sarili, pero God, we are in God's eyes, we are valuable to Him. Kaya kagaya ng widow na to, again and again, the Lord remind us, ang kanyang character bilang isang a persistent widow, never siya na nag-give up, never siya na tumigil hanggat na-receive niya o natanggap niya ang hustisya na nanggagaling sa West na yon. Dahil alam niya na mayroon, alam niya na sa kanya ay nasa kanya ang katwiran, alam niya na siya ay mayroong, kumbaga, makakamtan niya yung katwiran na yon na nanggagaling sa West na yon. So, sa verse 6, sabi niya, then the Lord said, learn a lesson from this unjust judge. Even rendered a just decision in the end. So don't you think God will surely give justice to His chosen people who cry out to Him day and night? So dito sinabi, ni-remind muli ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay na kung sabi nga niya, ang West na ito, he's unjust, kumbaga, wala siyang takot sa Diyos, wala siyang pakialam sa mga tao, kumbaga, wala siyang compassionate heart, hindi siya naging compassionate heart, pero how much more, sabi nga niya, kung ang Panginoong ating Ama sa langit ay patuloy tayo na humihingi sa Kanya ng habag, awa, solusyon sa ating problema, di ba, ibibigay niya sa atin? At hindi lang yun, sabi nga niya, he never reject us, he never neglect us, kundi ang Panginoong Ama ay nandyan lagi para tugunan lahat ng ating pangangailangan. Nandyan lagi siya na handa na makinig sa lahat ng ating iyak, sa lahat ng ating kapighatian, sa lahat ng ating mga suliranin, nandyan at nandyan lang siya na humihingi. Ang gusto ng Panginoon, patuloy lang tayo na maging matatag sa ating pananampalataya, titignan niya kung ano yung attitude ng ating mga puso, ito ba ay naayon sa kanyang kalooban, naayon sa kanyang mga plano sa ating buhay. Kaya minsan, we need also to check our hearts. Ano nga ba yung motibo ng aking puso habang ako ay nananalangin, habang ako ay humihingi ng katugunan ng aking mga suliranin? Ito ay isang ehemplo ang binigay ng Panginoong Hesukristo sa atin. Hinalintulad tayo sa isang balo na patuloy na lumalaban, patuloy na naging matapang, naging matatag sa kanyang pananampalataya, na alam niya sa kanyang sarili na mayroon siyang Diyos, mayroon siyang Panginoon na nagbibigay sa kanya ng tunay na hustisya. So, ganun din po tayo. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa, mga kapatid. Ano man yung mga suliranin natin sa buhay, ano man yung mga dinadala natin sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating mga relasyon, relasyon na mag-asawa, relasyon sa pamilya, relasyon sa mga kaibigan, ano man po, lahat walang lingid sa ating Panginoon. Ang tinitignan niya, nandun ba yung buong-buo na pananampalataya mo sa Kanya? Nandun ba yung buong-buo na pananalig mo sa Kanya? Ito ang tinitignan ng ating Panginoon. Bawat puso, bawat isip natin, alam ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Never give up. Never lose hope. Dahil the more
we seek God in our lives, the more we trust Him in our lives, the more we obey Him, His direction, His instruction. Siyempre, sasabihin ng Panginoong Ama sa atin, paano ko tutugunan, for example lang, paano ko tutugunan, anak, ang iyong panalangin kung mayroon ka pa naman tinatago na puot o galit sa iyong puso? Hindi pa naman nire-release yung pagpapatawad. Paano kita matutugunan kung ang yung kaaway, kung sino yung naging cause ng bitterness na yan, ng galit na yan sa iyong puso, kung hindi mo pa napapatawad yung tao na kasakit sa iyo, kung hindi mo pa nare-release yung puot sa iyong puso, nagkakaroon tayo, kumbaga yung hadlang, di ba? Sabi nga sa Book of Psalms, sabi niya, if I carry sin in my heart, the Lord will not listen. Kaya mga kapatid, kinakailangan din natin examine ang ating mga puso. Ano nga ba yung laman ng ating puso? Yes, alam natin ang Panginoon, He is always just and faithful to forgive us and purify us from all our unrighteousness. Walang lingid sa ating Panginoon. Alam niya lahat, mga kapatid. Lahat ng dinadaanan natin, lahat ng mga sitwasyon natin, alam ng Panginoon. And He knows the best for us. Kaya patuloy lang tayo na maging matatag sa ating pananampalataya, kagaya ng balon na ito. She is very persistent, He is very resilient in her life. At dito, kapag naging resilient tayo, naging persistent tayo sa ating prayer life, nadidevelop ang ating character, nadideepen o napapalalim ang ating pananampalataya, and most especially, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Nandun pa rin yung pag-asa na tayo ay tutugunin ng ating Panginoon, that we will overcome obstacles, the trials in our lives, dahil alam natin na pagtagumpayan na ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalwaryo. Doon siya, namatay siya, he was buried, and then he resurrected. Kaya alam natin, the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, ito ay isang napakalaking ebidensya para sa atin bilang isang Kristiyano, that we will continue to anchor our life, anchor our faith with the Lord Jesus Christ, kung ano yung ginawa niya na para sa atin. Kaya mga kapatid, sabi nga dito sa verse 8, I tell you, sabi ng Lord Jesus Christ, He will grant justice to them quickly, but when the Son of Man returns, how many will He find on the earth who have faith? Mga kapatid, ang challenge natin ngayon, when the Lord Jesus Christ will come again, will He find us having this faith in Him? Will He find us praying to Him consistently, persistently? It's only you and the Lord. Alam ng Lord lahat yan, mga kapatid. At gusto ng Panginoon, let's continue to trust Him, to have faith in Him, to believe in Him, that He works in ways mysteriously according to His will and plans in our lives. So mga kapatid, alam ko the Lord is always on our side. Malamang in every battle of our lives, we never win some of it. But if God is our side, if God is with us, who can be against us? Ang tagumpay ng ating Panginoong Hesukristo ay katagumpayan din natin, mga kapatid. Just continue to trust Him, obey Him, and have a persistent prayer life. Dahil alam natin na ang Panginoon, He will never leave us nor forsake us. He's always there for us, and nothing can separate us from the love of God.
So let us pray. Heavenly Father, we bless your name. We glorify your name on high, O God. Tunay nga po, napakabuti mo sa aming mga buhay. Niminsan, hindi mo kami iniwanan o pinabayaan man. We thank you because of your love, because of your grace, your mercy, you sustain us every day of our lives. Tinataas ko po ang aking mga kapatid na dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. Patuloy na patatagin mo, Ama, ang kanilang mga pananampalataya sa iyo. Tulungan mo sila na magkaroon ng mas malalim na pagkakilala sa iyo, Panginoong Hesukristo, at magkaroon ng personal encounter with you. We do believe by faith, Father, that you will do great and mighty things over their lives together with their families. I pray for broken relationships. Continue to reconcile or restore them because we believe that you are a God of restoration. You are a God of reconciliation. We thank you because of your love. You have brought us from the kingdom of darkness to the kingdom of your light. We thank you for your amazing love because in times of our needs, you are our greatest provider. In times of our fear, you are our protector, our defender, our vindicator. In times of sickness, of pains, you are always there to heal us, to comfort us, to embrace us with your loving kindness and faithfulness. Today, Father, as we commit once again our life to you, continue to mold us according to your will and plans over our lives. Together with our families, we are here surrendering everything unto you because apart from you, we cannot do anything. But in your glorious presence, we can do all things through Christ who strengthens us. We thank you, Lord Jesus, for your amazing love, your amazing grace, your mercy. We thank you because you love us and you will never leave us nor forsake us. We thank you for all the things that you've given us, even in the challenges, in our trials. We thank you because we experience your goodness, your faithfulness over our lives. And today, Father, as we offer our lives as a living sacrifice offered unto your throne of grace, we thank you. We thank you so much for all the things you've done and you are still doing upon our lives. And with all our hearts, soul, and spirit, we bring back all to you the highest praises, highest honor, highest thanksgiving and adoration. In the mighty, sweet, precious, holy name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Thank you, mga kapatid. Bye. God loves you.